So bagong lahat, luma muna. Marami kasing nagre-request ng NBA story ng ika-apat na hari ng tugma na si Lonnie Walker. Dahil nga sa pinakita niya nung Game 3, lalo na sa Game 4. So back to basic muna. Nagmula kasi sa Reading, Pennsylvania itong si Lonnie Walker. Pinanganak siya noong December 14, 1998. Naglaro siya noon para sa Reading High School kung saan na-break niya ang record ni Daniel Marshall, ang dating ka-teammate din ni LeBron sa Cavaliers dati. Ito ay para sa total points. Siya din ang nakapagbigay sa high school team nila ng unang championship sa nakaraang 117 years. Naging member din siya ng 2017 McDonald's All-American at naging Mr. Pennsylvania Basketball. Rank siya na pang-18 pa sa ESPN. Dito naman siya pumasok para sa University of Miami. Tinanggihan niya ang offer ng Villanova, Kentucky, Syracuse at Arizona. Yung Villanova, hometown team pa niya yon. Kaso loaded kasi ng mga players yon, andun pa si Michael Bridges at Dante DiVincenzo. Para sa University of Miami, meron siyang average noon na 11 points, 3 rebounds at 34% mula sa 3-point area. Nakasama pa siya sa All-Freshman team ng ACC. Notable teammate pa noon ni Lonnie Walker sa Miami ay si Bruce Brown. One and done agad noon si Lonnie. Sumali agad siya sa 2018 draft na marami din noon na big names. Ito yung class ni Naluka. Sinabi din ng coach noon ng Miami na hindi talaga magtatagal sa kanila si Lonnie Walker dahil NBA player talaga siya. Ang comparison pa ng mga scout kay Walker ay si Zach LaVine. Spot-up shooter si Lonnie Walker na kayang gumawa pa ng play papasok ng lane. Ang isa pa doon yung kanyang jump shot. Isa din siya sa best perimeter defender sa draft class ng 2018. Base pa kay Lonnie noon, siya ang tunay na definition ng pagiging different or unique. Magiging interesting din kung paano siya makaka-adapt at kung paano din siya makikita na iba kumpara sa ibang player sa liga. Kung si Kyrie sinabing Earth is flat, kay Lonnie Walker naman, Earth is an illusion. Napili siya ng San Antonio bilang pang number 18 dahil di umano na intriga si Coach Greg sa kanya. 6'5 ang height na may wingspan na 6'10. Ang build ng katawan niya kasi si Kawhi. Ito rin yung mga panahon kasi ni si Kawhi na trade na or nagre-request na ng trade. Yung rookie season kasi nitong si Lonnie Walker ay ang taon din na na-trade si Kawhi paalis ng San Antonio papuntang Toronto at kailangan nga nila noon ng kapalit. Sinasabi nung potential star player talaga si Lonnie Walker para sa San Antonio. Kaso nga hindi naging maganda ang unang dalawang season niya dahil merong mga star players doon katulad ni DeMar DeRozan. Tapos na nagdag pa si Dejounte Murray at Keldon Johnson. Ang story talaga tungkol dito kay Lonnie Walker, kung maaalala nyo yung buhok niya dati. Pineapple hairstyle ang tinatawag nila doon. 6'8 pa ang height no ni Lonnie Walker kasi nga mataas yung buhok na yon. Base kasi kay Lonnie Walker, yung hairstyle niya ay nagsimula nung 5th grade pa. Ito ay para meron siyang maitago dahil nga merong hindi magandang nangyari sa kanya. Hindi ko din alam kung ano ang tamang terms dito sa Tagalog. Basta ang mindset niya noon, makukontrol kasi niya yung buhok niya at nakakapagbigay sa kanya ng confidence. So ang hirap nitong i-discuss. Gagamitan ko na lang ng ibang words, baka madilaw pa kasi at ma-block din. Nang bata pa si Lonnie Walker, inabuso kasi siya. Isipin nyo na lang yung donut at yung talong. Shoot muna bago dribble. Ganon klase ang nangyari kay Lonnie Walker. Hindi yon isang beses kundi marami. Base pa sa interview ni Walker, nasanay na lang siya noon dahil hindi naman niya alam kung anong nangyayari. Bata pa kasi siya. Ang masakit pa noon, ang gumawa kay Lonnie Walker noon ay kamag-anak pa niya. Ang lugar kasi na Reading kung saan galing itong si Lonnie Walker base sa areavibes.com ay bagsak sa lahat ng kategory pagdating sa krimen, education, employment at housing plan. Parang pamilyar yun. Ang lugar pa na yun ang pinakamataas ang rate kapag krimen sa buong US. Kaya challenge pa nun kay Walker nung bata pa siya kahit simpleng paglalakad lang mula school papuntang bahay at vice versa. Hindi siya nakakasigurado sa kaligtasan niya. At doon pa nga din nangyari yung isa sa masaklap sa buhay niya. Kaya doon nagsimula siya nagbabago ng hairstyle bilang cloaking device at maitago talaga yung hindi maganda sa kanya. Nilabas kasi ang report na yan or interview ni Lonnie Walker na yan noong 2020 pandemic season.
Yun din kasi ang time na pinagupit niya yung kanyang buhok, yung mahaba. Kaya imbes na 6'8", bumagsak siya sa 6'5" ulit. Yun din kasi ang ikalawang taon niya sa NBA. Nang magpagupit naman si Lonnie Walker, na iba din yung game niya. Sa 2021, nag-average siya ng 11 points, 2 rebounds at 35% mula sa 3-point area. Meron din siyang 25 minutes per game. Mula yon sa 6 points at 12 minutes per game. Ang best year so far nitong si Lonnie Walker sa kanyang karir ay noong 2022. May average siya noon na 12 points, 2 rebounds, 2 assists at 31% mula sa 3-point area. Hindi rin siya nabigyan noon ng San Antonio ng contract extension at ginamit niya ang kanyang qualifying offers. Base kasi kay Walker, pakiramdam kasi niya hindi siya part ng rebuild ng San Antonio. Kasi nga noon, na-trade na si Deontay Murray at nauna na rin na-trade si Derek White noong 2022 mid-season. Dahil hindi rin naman niya alam kung saan siya lulugar noong mga panahon na yon. Ang isa pang sinasabi noon kaya hindi siya nabigyan ng kontrata ng San Antonio ay dahil hindi siya okay kay Coach Greg kung paano ang game niya. Dahil nung draft night, ang isa sa sinabi ng mga scout ay yung coach na makakapag-discipline sa game ni Walker. Nang mapunta kasi siya sa Lakers para sa 1-year contract, ang sinabi noon ni Lonnie Walker sa isang interview, unang beses pa lang sa kanyang NBA career na napapagbigyan siya sa kanyang mga mali at nakakapaglaro pa rin siya or meron siyang kalayaang maglaro sa gusto niyang style. Hindi yun makakalusot sa media at sinasabing patama yon kay Coach Greg. Sa Lakers naman, naging maganda ang simula niya noon. Nag-average pa siya ng 11 points per game. Hindi siya ganong katas kumuha ng rebounds at assists. Pero sa perimeter defense, okay doon si Lonnie Walker. Hindi lang naman blocks at steals ang basihan talaga ng depensa, kasama dito ang mga broken play na nagagawa at deflection. Alam na rin to ng iba. Sa rotation kasi ng Lakers, nag-iba yun nung magkaroon nga ng trade. Naging limitado ang minuto ni Walker hanggang sa pumasok yung Game 3 at Game 4 sa Golden State vs. Lakers series. Siya ulit ang 6th man na umiscore ng 15 points pataas sa 4th quarter at ang huling ang nakagawa nun si Kobe noong 1997 pa. Hindi pa siya pinapanganak nun. Mula din 1997, bukod kay Kobe, ang nakagawa lang din nun sa playoffs sa Lakers franchise na mayroong 15 points pataas sa 4th quarter ay sina LeBron, Shaq, Pau Gasol at si Lonnie Walker, the 4th, saktong Game 4 din. Kaya tumugma si Lonnie sa playoffs. Sa picture din na to ay parang emotional talaga ang game na yon kina LeBron at dito kay Lonnie. Dumami kasi ngayon ang possibilities dahil sa panalo na yun ng Lakers. May chance na makapasok sa Conference Finals, susunod yung chance na makapasok sa NBA Finals at yung chance din na manalo ng championship. Dahil nga hindi madali yung dinaanan ng Lakers ngayong season bago sila nakaabot kahit dito sa second round. Maraming possibilities yun at kung meron man ako nakakalimutan, i-comment yun na lang. Galing lang sa trabaho at isa pa, wala na rin akong time.